Ayun, so bali naputulan natin yung anim. Ayan. Ang idea kasi is dito ko siya palulusutin sa pinaka leg. Eh dahil nga sobrang kapal na nung kamati, sobrang laki na siya. Imposible nang maipasok yung ugat niya rito or yung pinaka puno. So mangyayari ngayon, bibiyakin ko pa siya dito para maibuka ko, maipasok ko yung ugat, pinaka ugat niya. Tapos tatalian ko na lang siguro sa leeg para sumikip ulit. So ito naman, magbiyak naman tayo ulit ng leeg. Stay chill lang. Wala kaya. Siguro ko isa pang buka rin sa kabila. Tapos sakaling ko na lang ulit para hindi bumuka. Chance may paso ko yung dat. Kailangan. Kailangan mag-iingat. Okay, nakapasok siya. So, sample muna isa ba? Pakipausin niya siya na nagagawin ko. So, ayan. Kailangan din pala natin na ito. Pambutas dito. Ayan, pambutas. Ayan. So, teka nga. Kuha ko ng pampigil din sa lupa na isasali natin. Pwede na siguro ito. Basahin ko. Ayun. So ito, gagawin nating pamihit ng lupa. Isasakal natin ito sa katawan ng ano, ng kamatis. Para ang lupa hindi malaglag pag sinarina natin. Okay. Nakalimutan ko pala siyang butasan. So, sample muna itong isa. Yung iba, bubutasan ko na lang bago ko biyakin. Kasi yung butas, yun yung gagawa natin ng, lalagyan natin ng taling pang sabit. Basta, papakita ko sa inyo idea pagkatapos ko, okay? So, puputol muna ako nitong good morning towel. Lalagyan ko doon sa leeg ng kamatis, okay? Wait lang. Mm-hmm.
ito nabutas na nga natin, tapos biniyak. Kasi ilalagay natin nga ito dun sa katawan ng kamatis. Saka natin siya lalagyan ng lupa para hindi malaglag yung lupa. Okay. Yun, so, ayun o. Ito na nga. Nalagyan ko na ng lupa. Didiligan ko siya. Tapos na, lalagyan ko pa siya ng tali sa leeg. Baka kasi katagalan bumigat yung lupa. Bumuka. Sayang, matatapon lang. Tapos, kung napapansin nyo, nakatiwarik si kamatis. Nakatiwarik siya. Kasi naman, si kamatis, bendable yung katawan niya. Kung saan yung pataas, talagang gagawin niya yung way para tumaas kasi nga inahabol niya yung araw. So, siguro makapagsabit ako ng dalawa dyan sa gate namin kasi nakakita ko kanina may araw. Tapos, mga ilang araw, gagawin siya ng pataas. Ngayon, aalalayan na lang natin siya ng tali para hindi siya tuloy yung bumigay. Tsaka sana nga, ayan yung mga tiyong dahon niya. Sana makasurvive pa siya. Bale, so eto, umpisa pa lang, meron pa ako 5. So, pakita ko na lang siguro sa inyo mamaya yung finished product ng ginawa ko, okay? Ayun, yan na nga lang. Pakita ko lang sa inyo mamaya yung finished product ng ginawa ko. Well, natutuwa naman ako. Kopya, copy paste. Yan, salamat YouTube. Nakalimutan ko sino talaga yung napanood ko. Pero nini, parang mga manong nanay, ganon yung title ng vlog niya. Paparaang nanay. Ayun, tignan ko kung masasearch ko tapos tignan ko yan niya, shoutout ko siya dito. Ayun, so paano, tapusin ko na muna itong 6. May 5 pa ako eh. Pakita ko sa inyo mamaya pagkatapos na, okay? Stay tuned lang. Ayun, so bale, natapos ko pito. Ayan. Kung papansin nyo, upside down yung pagkakatanim ko sa kanya. No? At tulad nga na sabi ko kanina, natural na naghahanap ng araw yan. So, ang mangyayari dyan, parang maying ganito. Ayan. Umagsak, tapos tumutubong pataas. Ngayon, pagka tumubo na siya pataas, tulad nga na sabi ko, kung makasurvive sila, lalagyan ko na siya ng tali. Ganyan. Tatali ko dyan sa gate. Para maalalayan siya at hindi tuloy ang bumagsak.
Ayun, so check nga natin kung makasurvive itong mga to, kasi itong mga to ang nakita kong bumuti ang pakiramdam nila noong nababad sa tubig magdamag. So temperature okay naman, hindi naman ganun kainit, tanghali lang siya nagkakaaraw hanggang dito. Yan, so hindi siya madadarang maghapon sa init. Ngayon nga, kung tatayo na itong mga to, ayun, di-drip pa. Pulo pa. Yan, itatas ko na sila para maayos yung tubo nila kung magsusurvive sila. Kasi napanood ko nga lang to. Tsaka, huwag niyong gayahin tong style na to kung ganyan na kalaki ang kamatis nyo. Eto, sinubukan ko lang. Kasi yung pinanood ko, ang kamatis niya, ang tubo siguro, isang dangkal pa lang. Kaya napakadaling isuot dun sa bote at hindi kailangang biyakin yung bote. Eh kasi nga mataba na to, so kailangan biyakin ko na yung bote para maipasok ko siya. Tapos yun nga, may tela para hindi tumagas. Yung lupa, ang tatagas lang yung sobrang tubig. So hindi naman siya malulunod dyan sa proseso na yan. Hopefully yun nga, makasurvive. Pagka hindi, hindi. Pinry lang naman natin silang i-survive. Kasi nga, ando sila sa initan, dry na sila. Ay, yung mga dahon, piyot na. So, magbabagsakan na itong mga dahon na to. Tapos, kamusta na kaya yung gagamba kagabi? Ayun, magagamba melon. At hindi ko itinapon yung pinagputulan ko kasi may balak pa ako dito. Kasi kung ano, titignan ko ah, kung hindi naman magagawan tong si kamatis, meron kasi akong binatong mga buto ng sili dito. So, ayun. Mga siling labuyo. So, pag tumubo-tubo sila na maliit, ililipat ko naman sila dun sa pinagputulan ko. So, mamaya, bubutasan ko yung mga puwitan nun. Tapos, pagka tila lumaki-laki na isang dangkal, try kong ilipat naman dun sa may kamatis. So, tignan natin. Ano lang to, pentopiles, dahil wala tayong magawa at lockdown nga, hindi tayo makapag-outdoor masyado. Ayun, ito muna tayo, panim-panim muna. Isa sa mga skills, hilig ko, pagtatanim ng gulay. Ayan. So, paano? Mamalengke na muna ako, tanghaling tapat. Gugutom na ako, di pa ako nag-almusal. Ayun. Let's go to palengke na. Let's go to Palengken. We'll go to Palengken. Yeah. So don't forget to like, share, and subscribe. At saka hit the bell button para sa mga latest kong video. At huwag nyo lang hanapin yung nanay ko madaldal na sa loob ng bahay. Oh, computer. Korya-korya. Ay, hindi pala. Ayun pala. Nasa lababo pala. Ayun. Ayaw mo na. Madaldal yun eh. Ayan, so paano? Next video. Baka mag-refer ako ng mga sira kong dingwit. Ayun. Kasi nga wala tayong magawa eh. So, kailangan tuloy-tuloy yung vlog. Ay, no. Paano? Paalam, babush. Punta na muna akong palengke. Kasusundo muna ulit.